isang pagpupugay sa 17th Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa Hunyo at 30, mga kaganapan sa makasaysayang araw na ito, ihahatid naming lahat yan, ipapaalam sa sambayanang Pilipino. Ang inaugurasyon 2022, dito lamang sa impilang may todong lakas, TWIC 882. Oras na 18 minuto, makalipas po ang 10 ng umaga, araw po ngayon tayo ng Thursday. Today is June 30, 2022. Ang inyo pong narinig kanina ay ang panunumpa ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. At ngayon tayo ay nakatutok sa ating special coverage dito po sa DWIC 882. Himpilang may todong lakas sa inaugurasyon, panunumpa na isasagawa po ng ating incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Live report from the museum, National Museum. Alamin po natin ang live situation or report mula po kay Celly Ortega. Bueno, Celly, please come in. Wala na ditong signal itong mga telepono namin. Mabuti nilang at nakapag-provide dito ng landline ng PLDT, at hirap na rin kami na makarinig dahil napakalakas ng audio. Ang lakas nitong sound system. Kahit nandito kami sa loob ng tent, halos hindi na kami magkarinigan dahil sa lakas nitong sound system. Pero sa mga oras na ito, ay nakahanda na ang lahat dahil around 10:40 inaasan na around 10:35 ang arrival nitong si President Bongbong Marcos Jr. dito sa National Museum, at 10:40 ang start ng inaugural ceremony para nga dito sa panunumpa na ating susunod na Pangulo. So sa mga oras nito, napupuno na halos itong mga lugar para sa mga invited guests, sa mga foreign dignitaries, sa mga opisyal ng gobyerno, mga mambabatas, halos isa-isa nang nagdaratingan at umupo sa kani-kanilang pwesto habang papalapit na nga itong pagsisimula nitong inaugural ceremony. So mabuti na lang, Vic, at sa pinangangambahan na baka buho sa malakas na ulan ay mukhang pagbibigyan. Parang maganda panahon, Celly, parang maganda panahon, bagamat makulimlim. Pag nanatili ang ganyang panahon, napakaganda niyan. Walang ulan, walang araw. Totoo ka dyan. Kahit na medyo pasilip-silip lang ang araw, pero tumatagastak ang iyong pawis. Yun nga lang. Init. Oo, humid. Pero yun nga, at least nagkaroon ng pagkakataon din na makalapit yung ating mga kababayan, yung mga supporters ni BBM na dati nandun lang sa may golf course. Correct. Kanina ay pinayagan na rin sunod sa order ng Presidential Security Group na makalapit sila. Nandito sila sa may railing sa harapan nitong stage, at medyo mas malapit na yung kanilang lugar dahil marami nga sa ating mga kababayan na nagreklamo na halos wala na silang makita dun sa may golf course kung doon sila nakapwesto. At fortunately, nung una sila ay talagang kinurdon ng napakaraming mga tauhan ng PNP para wag makalapit, pero maya-maya nagtakbuhan sila. Makarangi anunsyo na pwede na nga silang lumapit. So, yan ating antabayanan itong arrival ng ating susunod na Pangulo ng bansa. Ang inaantabayanan ng lahat ay yung kanya ring magiging mensahe, maging ang kanyang kapatid na CSAP, si Super Ate to the President, Senator Aimee Marcos, ay nagsabi na kahit siya curious ano yung magiging laman ng inaugural speech ng kanyang kapatid dahil wala din siyang idea. Pero si ano, Celly, wala pa? Si SM, kilala mo si SM? Sino yun? Si Super Mami. Super Mali? Super Mami, Super Mother. Ah, wala pa. Wala pa. Okay. Oo, si Super Mami na talagang ito. Ay, mukhang nandun pa sila sa Malacanang. Okay. May nakikita kami dito na monitor na nandun pa sila sa palasyo ng Malacanang. Nakikita natin itong isang outgoing Executive Secretary Salvador Medialdea at yung incoming Executive Secretary Rodriguez. Alright. So, nandun sila sa palasyo. Siguro
baka meron yung ating kasamahan doon dahil nandun pa ang ating susunod na Pangulo ng Pilipinas daan sa Palasyo ng Malacanang bago tumunga dito sa National Museum para sa kanyang oath-taking. Right. Nandito sa National Museum, ito sa Patrol 19, Selly Ortega Bueno, nagulat sa Impila Metodong Nakasa, DNG, WIZ. Good job, Selly. Good job, good job. Maraming salamat, Patrol 19, Selly Ortega Bueno. Puntahan po natin sa Plaza Miranda. Tignan po natin ano nagaganap. Diyan po sa gawing yan, ang Quiapo, lungsod ng Maynila. Patrol 45. Raul Esperas, Raul, go. Rintik, mas marami na ngayon ang protesters dito sa Plaza Miranda sa harapan ng... Nadagdaga na. Kung kanina, mas marami yung pulis. Ngayon, masasabi natin na marami na ang protesters na patuloy sa kanilang pagpapahayag dito sa ating kinalalagyan. At sila ay lahat nagpapahayag ng kanilang That's okay. At lahat ay binabantayan ng mga otoridad at naka-confine doon sa mga pamilyar yung pinakaharap ng simbahan. Lahat sa harapan lang, ha? Yung harapan lang. Doon sa simbahan. Ano? Doon sa square? Doon sa Quiapo Square? Plaza Miranda. Yung Plaza Miranda. Correct, Plaza Miranda. Misa, patuloy pa rin po ang misa. At pala mas narinig yung kanilang itinayong speaker system o sound system, patuloy ang pagdarasal ng ating mga kababayan dito sa harap ng Plaza Miranda o doon sa loob ng Quiapo Church at sa harapan ng Miranda na ginagawang live and direct watching sa Maynila. Raul Esperas, Patrol 45, back to you, Paratis. Maraming salamat, Patrol 45. Good job, Raul. Good job, Patrol 45. Puntahan ho natin ang Malacanang. I think nandun pa si incoming President Bongbong Marcos at si outgoing President Rodrigo Roa Duterte. Patrol 17, Jopel Paleño. Jopel, go. Yes, sir. Good morning. At dito nga sa Palasyo ng Malacanang ay nakaantabay pa rin ang lahat ng mga mamamayag. At ang mag-isip ng Lungo Duterte ay nakaantabay na rin. Sir, kailan lang din sa ngayon ay 10:25 na po ng umaga, which is itong 10:25 ay dapat patungo na po siya sa National Museum, pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin po si PBBM o si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Anong oras ba expected si BBM? Anong oras ang ini-expect? Expected po. Ang expected po na pagdating ni PBBM dito po sa Palasyo ng Malacanang ay 9:50 a.m. Ayan po ang arrival. Atrasado na. Opo, PBBM. At 9:55 dapat ay para po sa kanyang paglagda o pagpirma sa guestbook. 10 a.m. naman po ang pag-uusap o pagpupulong o meeting ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ni PBBM. Tapos, ganap po na 10:25 a.m. ng umaga, dapat po sa mga oras na ito, paalis na. Gawin na po siya, opo, nasa National Museum. Ito, may nakikita na po tayo. Totoo mo, hindi kita bibitawan. Go ahead, go ahead. Po natin, ito, apat na sasakyan po itong ating nakita. Una, ay kulay itim na sasakyan, sinundan ng silver. Mukhang, itong silver po na sasakyan ang... nasa loob po siguro nito, sakay po nito si Pangulong Bongbong Marcos at nandan po yung silver na kotse ng isa pang I think Fortuner po ata ito, presidential convoy na po ata itong nakikita, apat po na sasakyan at nasa pinakahuli ang latest na high ace na sasakyan. So ayan, pumasok na. O, tatlo, isang itim na Fortuner, isang Mitsubishi po ata ito, kung hindi po tayo nagkakamali. Toyota Fortuner, yung nangunguna, yung lead car. Yung pangalawang kotse, I don't know kung ito'y Lexus o... Lexus, yes, apo. Parang Benz. Yes. Parang Mercedes-Benz. Pero mukhang ito po ang, yes, apo. Mukhang ito po kulay gray. Si PBBM, yes, kulay gray po. Asa labas ka ba ng palasyo? Op, nawala si Jopel. Sa ngayon, isang kulay gray na kotse ang binabaan po ng incoming President Bongbong Marcos. Kung saan? Ito na po, makikita na po natin. Go. Opo, ayun na. Umakbang na po si President BBM. Ayun na. Nakita na po natin ang incoming President ng Pilipinas.
Pangulong Bongbong o Ferdinand Bongbong Marcos. Siya ay nakakulay ano ha? Siya ay nakabarong Tagalog pero ang kanyang pantalon parang kulay gray. Ngayon. Sa ngayon, umaakit siya ng hagdanan Jopel at binibitonis niya yung kanyang kwelyo. Ayan, nakabutonis na yung kanyang kwelyo. Ayan, binibutonis niya po yung bandang leeg. Ayun na. Kanyang barong. Opo, at ayan, mukhang nakaabang na po sa taas. Si Pangulong Rodrigo. Nagkita na, nagkamaya na, nagkamaya na. Nagkamaya na po, ayun na, nagkita na. Opo, ayun na, nagkamaya na po, nagkamaya na. Si Pangulong Rodrigo Duterte at ang outgoing president at si incoming president-elect Bongbong Marcos Jr. Ayun na, nag-uusap na po silang dalawa. So, hindi mo natin alam kung ano pinag-uusapan Well, sa ngayon, Jopel ay nakahilera po sila Executive Secretary Miguel Dea, si Senador Bongo nandun, kinamayan din ni incoming president at ngayon, tuloy-tuloy na ho sila sa loob ng palasyo ng Malacanang ang outgoing president PRRD at ang incoming president BBM. So, ito, mukhang magkakaroon na po ng guest signing of guest book. At ito na po yung inaasahan na paglalagda ni PDDM ng guest book sa Palasyo ng Malacanang. So after po nito ay dito naman po magaganap ang departure ni PRRD o ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at siya po yung unang kung hindi tayo nagkakamali siya po ang unang aalis sa Palasyo ng Malacanang. At alright, ayan na. Pumipirma na sa guestbook. Pumipirma na po. Kumuko na po at pumipirma na ng guestbook si President-elect Bongbong Marcos at nasa kanyang kanan si outgoing President Rodrigo Roa Duterte. Ayun na, tapos na. Tumayo na po si Pangulong Marcos. Yeah, pinakita. Pinakita niya po. Ayan, itinaas ka. Ayan ang guestbook. Itinaas niya po. Yung guestbook eh halos nasa kanyang dibdib, napakalaking guestbook po nito. Ayun, yung kanyang pangalan, ipinakita po. Ipinakita po yung kanyang pangalan. Si ano? Opo, ang 17th president ng Pilipinas. Oo, si incoming President Bongbong Marcos, nakasuspender sa loob, ano? Nakasuspender siya. Opo, nakasuspender. Nakasuspender. Opo, nakasuspender. At may pinuntahan po sila na isang niyang kwarto. Ayan na. Ito na po ata yung meeting o pagtukulong po nila. Ayan, nasa isang niyang kwarto po sila at may dalawang upuan po na kung saan ay uupo po ang outgoing president at ang incoming president. Ayan, umupo na po si Pangulong Duterte. Nag-uusap na. Ayan, nag-uusap na po. Ayan na po. Ayan ang traditional na pag-meet ng outgoing president at ng incoming president. So nasa kaliwa nasa bandang kanan po si Pangulong Duterte ang outgoing president at nasa bandang kaliwa naman si Ferdinand President o President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So nag-uusap po sila ngayon. After po nito siguro mga 5 minutes po Sir Vic. Matapos ng kanilang sandali lang yan. Yes, opo. At after po nito ay dito na po magkakaroon ng departure honor of ganapos nito magbibigyan na po ng departure honor ito pong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi pa po natin alam kung saan po magtutungo si Pangulong Duterte ang outgoing president, kung siya po ba ay dadalo sa inauguration ni PDDM opo o kaya po ay diretso po. Opo, kung lilipad na po siya papunta po ng Davao City dahil nga po mamayang gabi o mamayang hapon ay mayroon po siyang nakatakdang daluhan na homecoming party sa Davao. Homecoming doon po sa Davao ako sa MCCC Davao City. Okay. At opo, at ngayon po Sir Vic ay wala rin tayong info kung si PBBM naman after po ng kanyang outtaking kung siya po ay dadalo sa Thanksgiving naman po ng kanyang mga taga-suporta. Oh. Dito naman po yan sa lungsod din po ng Maynila. So mamaya nga po yan magaganap at wala pa pong kumpirmasyon kung dadalo po si PBBM sa Thanksgiving na ito. Alright. Para po sa kanyang mga taga-suporta. So hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa po yung pag-uusap ng dalawang Pangulo, si Pangulong Duterte, ang outgoing president, at si PBBM, ang incoming president po
ng ating bansa. So mamaya ay opisyal na po ang kanyang pagiging presidente after po ng kanyang panunumpa sa National Museum. So may mga nakaantabay na rin po sa National Museum na mga taga-suporta po ng ni Pangulong BBM. At naroon na rin po yung magiging mga kawani po ng ating sa mga mamamayag. Nandun na rin po at nakaantabay na rin para po sa gagawing panunumpa po ni Pangulong Bongbong Romualdez Marcos Jr. So makasaysayan po ito dahil ito po ay pagbabalik ng dating ng residente ng Malacañang. Correct. So, yung dating housemate sa Malacañang, bumalik na. Yung dating housemate sa Malacañang. Di ba? Yung bahay ni Apo. Bahay ni Apo. Balikan na yung mga inmates. Yung mga housemate. Opo, balikan diba? Na po yung housemate. Yeah. Sabi nga po ni BBM, sa isa niya po nga interview, sa isa niya, lagi hindi po ako nagkakamali, sabi niya, kami ang gumawa ng Malacañang, kaya kabisado namin kung ano yung mga sulok-sulok niya. Opo, bawat tulok ng Malacañang, kabisado po nila dahil sila nga daw po yung talagang nag-design o bumuo ito po nga palasyo ng Malacañang. Oh, okay. Ayan, medyo ilang minuto na po yung pag-uusap ni Pangulong Duterte, ang outgoing president, at ni incoming president Bongbong Romualdez Marcos Jr. So hanggang sa ngayon, ongoing pa po yung pag-uusap at hindi po natin alam kung ilang minuto po ang tatagal. Sayang, Jopel, ano? Sayang, ano? Sana may marites sa Malacañang para nalaman natin kung ano pinag-uusapan. Diba? Kaya lang. Very ano, yun? Opo, mukhang seryoso. Seryoso yung usapan nila. Mukhang siguro, parang opinion lang po natin at haka-haka. Possible, baka po yung mga inano niya dito. Mga binibili ni Presidente Duterte. Ni Presidente, yung mga dapat niya pong mga kakaharapin. Yeah, mga dapat na ituloy. Alright, puntahan natin ang Jopel, punta tayo sa museum. Yes, sir. Back to you, sir. Maraming salamat. Good job. Diyan po sa Palasyo ng Malacañang. All units, stand by, ha? All units, tatawagin ko kayo at random. All units, please monitor. Stand by po tayo, tatawagin ko kayo at any given time. 10:35 in the morning, doon po sa mga kabubukas lamang ng Galina Mga Radyo ay kasalukuyang nag-uusap po ngayon ang outgoing President Rodrigo Roa Duterte at si incoming President Bongbong Marcos. About 5 minutes, 6 minutes sila nag-usap, 7 minutes, tumayo na ho ang dalawang presidente, nagkamaya na po sila, at dito po ay magtutungo na ang incoming president sa National Museum. Ito po yung tradisyon na nagaganap tuwing magpapalit po ng administrasyon ang pagkikita po ng dalawang pangulo, ng outgoing at saka ng incoming, wherein the incoming president ay magtutungo na sa kanyang inaugural site. Doon po, in the case of Bongbong, dito po yan sa National Museum. So papalabas na po sila ng hall ng Malacañang. At kasama po ni incoming President BBM ay si Executive Secretary, incoming designated Executive Secretary Vic Rodriguez, at sa panig po naman ni Pangulong Duterte ay si Executive Secretary Salvador Medialdea, at of course si Senador Bongo. Ang grupo po ng dalawang panig, magkasabay po silang naglalakad ngayon. Nasa hagdanan na po ang dalawang pinuno. At nakatakda pong, palagay ko, unang aalis si PRRD. If I'm not mistaken, no? Siguro siya una, no? Titingnan natin, nakahinto po sila sa gilid po ng hagdanan. Nauna pong bumaba si Pangulong Rodrigo Duterte sa hagdanan. Kasabay po halos, kasunod halos, itong si incoming President BBM. At 10:37 in the morning, at inaasahan pong ganap na alas 12 ng tanghalin tapat, 12 high noon, ay manunumpa na po ang bagong presidente, ika-17 presidente ng ating bansa, Bongbong Marcos, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Puntahan natin, Patrol 45, Raul Esperas, Raul, go! Arimbik, dalawang sound system ang maririnig mo sa background. Una, yung sound system ng mga nagsasagawa ng protesta, at yung ikalawang sound system naman na hindi magpapatalo, yung sound system
natin itong misa na kung saan nasa bahagi na ng homily ang misa na sinasagawa dito sa Quiapo Church. Inikot ko itong apat na sulok ng simbahan. Ang kahabaan ng Quezon Boulevard ay tiling maluwag sa daloy ng trapiko. Dito pala sa pinakakaliwang bahagi ng simbahan kung ito'y nakaharap. Balik pala yung Alin? Balik pala yung mga nakitinda rito. Ganun? Yung mga pampa? Oh. Yung mga tinda nila, yung mga pampa, di ba? Balik dito. Oo. Oh. Yung mga ugat-ugat. Oh, napuputol, pare Raul. Ikot ang kembot ka na kayo, konti. Kembot, ayan, ang dami na naman. Yung mga kandilang itim. Mga sampakta. O, kandilang itim. Yung mga pampa na sinasabi. Oh, yung pampa. Ang daming pampa rin. Lahat ng mga... So, yung protesta ay patuloy na sinasagawa. Alright. At medyo... nag-deteriorate naman yung signal ng cellphone at ang araw, haring araw ay yung tinuti ng lumalabas. Talaga? Malit na patuloy pa rin po ang paglabas ng ating mga kababayan at pagtungo dito sa simbahan. Alright, very good. Alright, balikan natin National Museum. Live tayo, live. Live feed, National Museum. Puntahan natin ang Malacanang. Alright, Malacanang. Sige, play mo lang yan. May audio ba yan? Play mo lang yan. Ito po yung departure honors na isinasagawa po para kay Pangulo Rodrigo Duterte sa Malacañang grounds. Pakinggan po natin. Ito pong napapanood ang nagaganap po ngayon sa Malacañang grounds sa kagandahan loob po ng PTB4 at ng I think RTBM yan, ano? Yung Malacañang, ano? RTBM. Maraming salamat po sa PTB4 at syempre yung mga video na ginagamit natin from the Metro Manila Development Authority at sa Malacañang Radio TV, RTBM. Handa. Wala. Kalis. Baba. Pangulo, handa na po ang tanod panagal upang libutin. Doon po sa mga nakikinig sa kanilang radyo, inyo pong natutunghayan ngayon ang pag-inspeksyon ng Pangulong Duterte sa Kawal. Ito po yung kanyang parade dyan po sa Palasyo ng Malacañang bago po siya lumisan bilang ika-16 na Pangulo ng bansa. Eh, diba? Ito po yung, if I'm not mistaken, parade din review yata ito, no? Kundi ako nagkakamali, okay? Ito po yung ginagawang tradisyon sa paglisan po ng isang pangulo at pagdating po ng isang bagong halal na pangulo. Kayo po'y patuloy na nakatunghay. Oy, puntahan natin si Jopel. Jopel, Patrol 17, go ahead. Jopel Peleño. Yes, Sir Vic, at ayun nga, nagpapatuloy pa yung tinatawag na trooping the line, o itong trooping the line, no? Tama, yes, trooping the line? Okay, sorry, I stand corrected. Yung pag-iikot ni Pangulong Duterte sa mga kumawal at sa babali ang nadaanan po ngayon ni Pangulong Duterte ay red carpet at sa huling pagkakataon ay kanina nga po na isig trooping the line. So, bali mamaya ay ang inaasahan natin ay Kalpunan. Ay na nag
So yun yung bahagi na na departure honors. Ayoy, napapanood din ha, sa IZTV ha. Sa IZTV, napapanood po tayo live. Go ahead, Jopel. Bye-bye. Yes, sir. At ano, napapatuloy pa rin yung bahagi na nga pag-ibigay na nga team honors. Kaya panggulo na Mahal na Pangulo, tapos na pang parangal. Pakinggan natin, pakinggan natin. Salamat po sa grupa. Thank you for the honor. And I will remember it. Thank you for the honor daw. Thank you for the honor. Sabi ni PR Andy. Go ahead, Jopel. Go ahead. Mga kasama, pinapabot ng ating mahal na Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa parangal na ating iginawad sa kanya sa umagang ito. Baba, kalis. Kasi na, yung huling tutuling sa line na ipinagawa po ni outgoing President Rodrigo Roa Duterte. At ayan, muling nagkarap na Pangulo Duterte at yung kaming President Bongbong Marcos at nagkamaut. Nagbala ka dito sila ngayon. Nakakalungkod din, ano ha? Medyo nakakalungkod din. Opo, at naku, marami tayo maminis kaya si Pangulong Duterte. Opo. Kahit sabihin nila na maraming po na. Yung mga cabinet member, sila Lorenzana, Duque, Lopez, sino yung katabi ni Lopez sa kanyang kanan. Ayun, kinamayan po. Sige, go ahead, Jopel, go ahead. Yes, sir, at sa isang kinamayan ni Pangulong Duterte, at maging ni incoming President PBBM ang mga outgoing secretaries ng Duterte administration. So ayun, si Pangulong Duterte, kinakamayan niya rin si Secretary Sograde, si Secretary Cusi, kung doon naman, Secretary Cusi po. Cusi, o. At Secretary Dominguez, Secretary Antanar, yung nakapila, ayun, Secretary Matibag yung Dominguez, and then sa dami ng secretary. dami. Halos lahat po ata ng cabinet secretary niya ng Duterte administration ay narito po. Present ha? Present. Ayun, pati si Ramon Jacinto, nakikita ko, naka-gray na barong. Si RJ. Si RJ, apa at kasunod naman na kumakamay sa mga outgoing cabinet secretaries. Si incoming. Na nag-unity walk kanina ay si incoming President Bongbong Marcos Jr. So matapos po nito ay inaasahan po na magtutungo na yes, si incoming yeah. President BBM sa National Museum para so hindi natin alam, Jopel, no? I don't know, educate me, hindi natin alam. Parang wala na, may ganun bang tradisyon yung outgoing president dadalo sa inaugural nung incoming? I don't know, I'm not quite sure. Wala pa pong nangyayaring ganun. Parang wala. Ang tradisyon kasi, yung picture. Apo, ayun, nagpicture. Oh, selfie. Apo. At kapag katapos po kasi, Sir Vic, ng departure honor ng outgoing president, yes. Ang ano po dapat nito ay uuwi po sa kanyang bahay. Uuwi na. Para po pagkatapos po ng outtaking ng incoming president, ay nandoon na po sa kanyang bahay yung correct. Outgoing president. At bilang tanda po ng kanyang pagiging... Jopel, gano'ng kakalayo sa dalawang leader? Gano'ng kakalayo sa dalawang leader? Nandito kami, Sir Vic, sa gate 2. Nasa loob po kami ng gate 2, nasa new executive building. So, yung pangyayari po ay, ito, minomonitor lang po talaga. Minomonitor. Go ahead. Sige, yes. Go ahead with your report. Apo. Go ahead. At, ayan, kasalukuyan ay nag-uusap po muli yung dalawang pangulo, ang incoming at ang outgoing president.
ito inaantabayan kung kasi may pangyari po, may tendency din na baka didiretso na ng airport to si Pangulong Duterte, no, ha? Villamor. Sumakay po sa isang ano ba ito, okay, Land Cruiser. Po, Toyota Land Cruiser 19. Alright, we still, baka wala na, nagja-jam na yung signal, no? Ang dalawang leader po ng ang outgoing at ang incoming ay nagkita na po at papasakay na po ng kanyang limousine, ng kanyang Toyota Land Cruiser. Ito pong si outgoing President Rodrigo Roa Duterte at dito po ay we still don't know, of course, for security reasons. Hindi po natin alam, he might go somewhere else or he might go straight to the airport. Sa Villamor Airbase, lumuusad na po yung kanyang sinasakyan ng Pangulo Rodrigo Duterte papalabas po ng Palasyo ng Malacañang for the last time, being the 16th President of the Republic of the Philippines. So we still don't know yet kung ito'y didiretso na ng airport, papuntang Davao, baka nakahanda na winner doon yung mga durian ni Pangulong Duterte, yung mga kilawin tuna doon sa kanyang lamesa na meron tapete. Patrol 19, Celi Ortega Bueno from the museum. Go ahead. Okay, matapos yung departure honor na binigay dito nga sa bumaba na sa pwesto, o pababa na sa pwesto na si President Rodrigo Duterte, patungo na dito itong si incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa kanyang inauguration. Medyo natarasado ng konti yung sa schedule ay dapat ang arrival niya rito ay about 10:35 dito sa National Museum. Pero ngayon ay 10:49 na. So, nasa natin mga siguro 5 minutes. Nandito na siguro itong presidential car na itong sinasakyan. Palabas na ng Malacañang kasi itong sinasakyan itong si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ay, malapit na yung mga security. Yes, oo. So, dito naman medyo tumataas yung excitement ng marami sa pagdating ng ating susunod na Pangulo. So, pagkarating dito, magsisimula na agad itong inaugural ceremony. Siyempre, patutugin muna yung ating pambansang awit, ang ating Philippine National Anthem, and then merong ecumenical interfaith prayer. Bibigyan siya ng military civic parade. Uh-huh. And then, si Senate President Soto ang babasa naman ng joint resolution from both houses. Ito'y tungkol sa yung proklamasyon niya bilang nanalong Pangulo ng bansa sa nakalipas na May 9 election. At pagkatapos niyan, ay sunod-sunod na yung administration of oath of office of President-elect Ferdinand Bongbong Marcos kung saan ang mag-a-administer nga ng kanyang panunumpa ay siyempre itong maestrado ng punong maestrado ng Korte Suprema, si Supreme Court Chief Justice Alexander Gismundo. So yun ang ating mga inaantabayanan at sinasabi nga magiging simple, solemn at traditional itong inauguration o panunumpa na ating pang-17 Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So yan ang ating inaantabayanan at ating mga guests na nandito, mga foreign dignitaries, lahat ay naghihintay na maging ang napakaraming mga kababayan natin, mga supporters ni BBM na matyaga na naghintay mula early morning ay nandito sila kahit na mainit ang sikat ng araw ay nagtitiis dahil gusto nilang masaksihan ang panunumpa ng ating susunod na Pangulo. At nung in-interview natin yung ilan sa mga nandito, napakataas ng kanilang expectation at sila'y tiwala na kayang-kaya ng susunod na Pangulo na harapin itong samut-saring problema ng bansa, and they are expecting na mas magiging maayos ang kanilang pamumuhay sa ilalim ng susunod na administrasyon. Okay. Tapos natin yung motorcade. Andiyan na yung advance party. Palabas na ng Malacañang compound. So, yan. Alright. Celi, balikan kita. Celi, balikan kita, ha? Balikan kita. Good job. Patrol 5, Ayu Pangko. Aya, go ahead. Ito sa aking pinaroonan sa Victoria Street ay talagang nagpupumilit itong mga taga-suporta ng Pangulong BBM.
na makapasok sa loob ng Intramuros sa golf course para mapanood nila yung panunumpa ni BBM. Pero ang malungkot, inarangan sila ng anti-riot squad ng Manila Police District at hindi na sila pinapasok. Kami mga taga-media, hindi na rin makapasok. So anong gagawin ng Manila Police District? Wag i-cover yung inauguration? Ano ba gusto nila mangyari? Ayaw na nila magpapasok. Ayaw na magpapasok. So meron ba kayong view from where you are doon sa magiging inaugural? Wala. Wala. Nilockdown na nila, nilockdown. Pati media. Eto, pati media, hindi na makapasok doon sa ano, makalapit mismo doon sa lugar kung saan naroon yung gate ng papasok ng parang ano ah, parang overkill ah. Sino ba namamahala dyan? Yung France Imperial? Parang overkill ah. Ang nangyayari dito ay sinusunod lang doon nila yung order. Na, huwag kayong pakuberin. Ang pagpapasok ng publiko ay 6 to 9 kanina. Hindi naman kayo publiko eh. You have to go around. Media kayo eh. You have to get stories. Pati media. Nadama na. Baka pati kayo, nadama. That's a problem. Yung mga publiko... Pasay. Ano reaction nyo? Hindi na kayo pinapasok. Okay lang po. Okay lang. Wala naman tayo magagawa eh. Security rin sa presidente yan eh. Alright. Walang problema yun. Salamat po. Dito naman sa pila, dahil hindi siya napapasok, kakantahan na lang dito. Kakantahan na lang. Ibig sabihin, Aya, walang publiko, well, of course, understandable yun. Walang publikong nakalapit sa museum. Malayo sila. Nasa loob lang ng ano? Ng golf course. Sa loob ng golf course, oo. Nakakatanong naman yung iba. Pero dahil sa limitado ang papapasok, lalo na ito, napakarami pa nitong nandito sa labas. Yeah. Napakarami pa nitong nandito sa labas na gusto sana makapasok dyan sa may workers para matanong man lamang nila yung nangyayari. Wala. Sila ng, zero. Sasarado. So kayo, Aya, dyan lang kayo sa kinalalagyan nyo. You cannot move around. Dito lang kami. Sa may... Alam mo, ako'y kinakabahan eh. Sa magiging senaryo eh. Pag upo ni BBM eh. Baka... Naku po, ewan ko ha. Baka bigla magkahigpitan. Wala isado nang... na sila. Eh. Ha? Isado na. Pinamakarado sa akin. Shield. Nakakulis ng tap. At John. Itong sitwasyon. Hinarangan na yung mga tao. May mga nagtatampo naman. May mga nakakaunawa, merong mga napoprostrate. Hige. Yan ang mahirap dyan eh. Ako'y kinakabahan eh. Baka pag, tawagin mo na yung maglolo. Inaaliw na lang nila yung kanilang mga sarili. Hindi na sila pinapasok sa loob ng golf course. Ano? Baka lockdown na. Baka nakakatakot dyan. Baka nung kampanya, mayat, nakikita mo yung BBM. Baka pag nakaupo na yan, wala na. Ha? Ikordo na yan. Kanina, nagpupulit na nga itong mga yung makapasok. Alam mo, Aya, ang pinagmamarakolyo ko, yung mga tao, talagang binigyan ng oras yan, 6 to 9. 6 to 9, that's okay. Lampas 9 o'clock na, talagang hindi na pwede. Pero kayong mga media, anong inihihigpit nila sa inyo? Hindi. Ha?
makakasok. Hindi niya ayos tayo, di ba? Kaya nuklak kami. Sayang na lang yung muna. Sayang naman yung media natin na inisyo nung kakanyo, di ba? Oo. Hindi naman pala yung ulo rito. Si, oh yeah, si ini yan? Eh, si Wilfredo Datun. Oo. Oh. Okay, okay. Oh, wala rin, hindi rin sila nakapasok, hindi nakalapit. Ano sa Japan Pool ang nire-represent. Magkukuha kami ng atmosphere ng Bali crowd ng celebration ng BBM. Pero accordingly sa PSG, meron daw tayo claim ang kanilang pagpapasok ng ID people at saka media. Hey, sige. Alright. Aya, bitawan muna kita sandali ha. Sa mga oras na ito, hahalili na po sa atin sina Senyor Pacheco at si Jam. Ha? They will take over from here. Maraming salamat sa inyo. Ako po si Vic De Leon Lima. Tuloy-tuloy po ang ating special coverage. Go ahead with your report, Aya. Go ahead. Wala tayong break. Okay. At itong mga loyalista, no? Eh, inaliw na lang nila yung kanilang sarili sa ipon-ipon sila. Yan, sigaw. Parang sigaw nila. Wala sila sa public. Pag-ilip nila sa kanila, nakikita nila, nakaparegadang polis. Yan, okay. Nakikita pa rin natin ang kasiyahan. Ang kasiyahan sa kanilang mga puso. Sa kabila ng bigo sila ng makapasok sa loob nitong Intramuros Golf Course. Yan, at ano Brad? Nakapasok ka ba? Kinapasok ka? Hindi na. Ayaw na? Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Hindi na. Until the game. Tinatag sa Jakarta. Ma'am? Ano, okay ka lang? Masaya ka ba? Okay lang po. Hindi tayo makapasok. Sige, sige. Ito. Kasama natin sa media yan na medyo malungkot. Hindi naman ganit. Nagdaramdam lang. Dahil talagang napakahigpit ng seguridad na ipinatutupad sa kabila ng mga taga-media ay inakuha pa ng ID sa Malacanang, International Press Club, IPC. Eh, hindi rin pala ino-honor. At kami nga namin nagkukover dito sa Manila Police District. Eh, meron na kami mga countersign na ibinigay ang MPD. Meron na nga sticker na maliit na countersign. Eh, ibig sabihin, pag nakita ng mga police na yung sticker na nakadikit sa aming dibdib, kaibigan. Pero wala. Talagang wala silang pinaintulutan na makapasok wala nang i-lockdown nila itong area ng Victoria Strip na ito na kung saan ay talagang punong-puno rin ng mga taga-suporta ni Pangulong BBM ang naririto at nag-aantabay sa magiging kalalabasan ng panunumpa ni Pangulong BBM. Kaya natin mga